Hello, good morning. Magandang buhay sa inyo lahat. Ngayon naman po, magluluto ako ng garlic buttered tanigue. Fried ko lang siya. Ngayon naman po, titimplahan ko muna siya ng salt. Ganyan. Salt and pepper lang po. Kasi ang magpapasarap na sa kanya yung buttered at saka yung garlic. Ito nga po palang yung gilid ng isda. Slicean po natin. Gunting na lang po ginagamit ko. Kasi pagka niluto po yan, titiklo. Yan, okay na po. Ngayon naman, painitin na po natin yung kawali. Ay, mali. Ng butter. Ligang pa natin. Ayan, ready na yung pan natin. Medium fire lang natin siya para hindi siya bigla ang pagkaluto. Sasabay ko na rin po ang pagluto ng bago din siya. Ayan natin siya oil. Hindi nga palang giniling, pinakuloan ko na kanina para makuha na yung flavor niya bago ko siya igigisa. Lagay tayo ng garlic. Lagay natin yung onion. Lagay ko na rin yung ginigin.
Okay na po yung ating tanigue. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya hiniwahan ko siya sa mga side. Para hindi siya pipiklok. Bago po natin ilagay yung gulay, simplahan na po natin yung ating ginili. Lagyan na po natin siya ng pepper. At saka konti salt. Ilalagay ko na po yung pinagpakuluan ng ginili. At yung sotanghon, dinabag ko na po siya kanina. Kaya malambot na siya. Unahin ko siyang ilagay bago ko ilagay yung bagu beans. Tayin muna natin siyang pumulutan. Huwag natin siya masyadong kustahin para hindi mawala yung kanyang juicy. Para juicy pa rin siya. Ayan, ganyan. Tama na po yung ganyan. Luto na po yan. Hindi po kasi masarap yung masyadong tusta yung fish. Kaya natin yung sunog na abad. Nalagay ko na po yung bagu beans. Lagyan din natin siya ng carrots para gumanda naman yung tura. Tama lang po yan din masabaw. Mamaya matutuyo ako kaya pag sinipsip na ng sotang yung sabaw. Lagyan din natin siya ng kaunting sugar. Kaunti lang ang pamang isang kutsara. Okay na po yung ganyan. Luto na. Medyo crunchy pa yung bagu beans. Mamaya matutuyo pa po yung sabaw niyan pagka
Ito na po itong fish natin. Tama natin ganito. Ayan itong ganito. Sali na po natin ito.